Pinuna ng ilang mambabatas ang viral performance ng drag queen na si Pura Luca Vega sa kantang Ama Namin. May bagong depensa naman si Pura sa mga bumabatikos sa kanya. May report si JP Soriano. Ang viral drag performance na yan sa saliw ng Ama Namin, dinagustuhan ng ilan pang mambabatas. Ang kauna-unahang transgender woman na kongresista, si Bataan Representative Geraldine Roman, sinabing kasiraan sa LGBTQIA+ community ang ginawa ni Pura Luca na nagtanghal habang nakakostume na alapuong Nazareno. The mismong figure ng Jesus Christ at saka yung Lord's Prayer, anuhin mo ng ganun, hindi tama yun. Talagang nananadya yan. Ang masakit dito, nalilihis yung usapin from plain disrespect for the sensibilities, religious sensibilities of other people. Nalilihis na pupunta sa gender issue. Sabi naman ni Senator Risa Ontiveros, nakakalungkot man pero di raw dapat gamitin ang issue para itanggi ang karapatan at proteksyon ng LGBTQIA+ community. Kabilang si Ontiveros sa mga nagsusulong sa SOGI bill. Kinundena rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang video, maging ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, nagsalita na rin laban dito. That is the prayer taught by Christ himself. So, hindi mo dapat na ginamit yun ng ganun-ganun lang ano, na sumasayo ka, in-entertain mo yung mga tao. Sa bagong Twitter post, sinabi ng drag queen na si Pura Luca Vega na naiintindihan niya kung tawagin ito ng iba na kalapastanganan at nakakasakit. Pero anya, di dapat sabihin o diktahan ang paraan ng kanyang pananampalataya o pagtatanghal. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.